Kahit anong mangyari, mas matimbang ang pagmamahal kaysa sa galit. Yan ang tatandaan mo, ha? Kung pwede ko lang kunin yung sakit na nararamdaman mo, kinuha ko na. Kasi ayoko nakikita kang nasasaktan. Diyos, mahal ka namin. Huwag tayong susuko. Huwag po natin sukuan si Ninang. Huwag po natin biguin si Ninong. Tayo na lang ang pamilya ni Diyosa. Kaya dapat, huwag natin siyang sukuan. Nag-aral si Giselle sa Amerika, sa Pennsylvania. Walang estudyanteng walang baho. Mag-umpisa ka doon. Sige po, ma'am. May something si Giselle tungkol sa mga inang namigay ng anak. Wala siyang naging anak sa Cebu. Pero hindi natin alam kung anong pinaggagawa niya sa US. Pagbutihin mo ang paghahanap mo. Alam niyo guys, bilib talaga ako kay Tita Lynette tsaka kay Doktora Santos. Grabe yung tiyaga. Well, gets naman na nagluluksa pa si Aling Diyosa. Pero para event niya, i-displace niya kay Doktora Annalyn tsaka kay Tita Lynette yung galit niya, ay parang hindi naman yata tama yun, di ba? Kasi parang na silang pamilya eh, tapos ganun. Well, given na yun, pero siyempre, iba-iba naman ang tao. Hindi mo naman masasabi kung ganun siya mag-cope, di ba? Eksakto. Mas parang iba ka naman sa ganyan. Eh, ikaw nga, hindi lang nag-crash pack sa'yo yung crush mo, umamin ka sa kanya. Kumakabagdama ka sa akin, mag-crash. Oh, personalan tayo dyan. Ha, di ba nga, masakit pa yun. Dagaawin pa kami, man. Pero guys, alam nyo, may point naman si Nurse Karen. Bakit naman kasi pinupush away ni Aling Diyosa lahat ng kasama niyang pwede sa healing process niya? Great pa nga kasi. Eh, what if yun yung kailangan ni Aling Diyosa, yung mapag-isa? Lalo na si Annalyn at si Tita Lynette, eh nagpapaalala lang sa kanya nung nangyari. Hayaan niya na lang muna mag-isa siya. My point. Healing moment. Kasi fresh pa. Yes, heal. Yeah. Ay! Pero, eto nga pala ang nabalitaan ko. Nagpadala daw si Ma'am Giselle ng bulaklak dun sa libing ni Mang Cromwell. At nag-offer na sasagutin lahat ng gastusin. Pero, ang Aling Diyosa, tinanggihan ng offer. Oh my God. Sabi no, kahit si Ma'am Giselle, ni-reject niya. No? Yes. Oo nga, lalo na yung apex pa yung sinisisa niya sa pagkamatay ni Mang Cromwell. Actually. Eh, alam niyo na, baka naman si Ma'am Giselle, she's just being polite, nakikisama, gano'n. Fairness, no? Buti na lang ha, hindi pinadula ni Ma'am Giselle. Kung hindi, ay no, kukuhoy yun. Ay, delikado. Kawawa naman si Annalyn. Halika na nga. Nakatambay tayo. Kaya ito eh. Uy, kamustahin na siya si Doktora Annalyn. Kasi si Annalyn sa'yo. Oh, ano namang niningiti-ngiti mo dyan? Wala lang. Sabi nga, in every crisis, there's an opportunity. Opportunity to what? Tita, I brought coffee. Oh, thank you, Zoe. Are you okay, Tita? I heard what Aling Diyosa did. Kasama ba talaga sa endorsement din yung chismis? Sorry, Tita. Concerned lang naman ako eh. But to be honest, I'm pissed. Binastos ka nung Aling Diyosa na yun kahit concerned ka lang naman. She's so ungrateful. Buti nga hindi mo siya sinampahan ng kaso when she stole that baby from the nursery. And besides, why is she even mad at us? It's as if we didn't try to save her husband. Hindi mo na nga sila pagbabayarin eh. Honestly, Zoe, I'm not even mad at her. I understand what she's going through. Tita, masyado ka kasing mabait eh. Lagi na lang natin silang iniintindi, yung tuloy namimihasa sila. Parang yan si Annalyn. Oh, bakit nasama na naman si Annalyn sa mga rants mo? Because she's just like them. Masyadong pa-victim, paawa,
clearly, the apple doesn't fall far from the tree. Parang hindi ko naman nakikita kay Annalyn yun. Hindi pa, tita. But be careful. She looks innocent, pero nakatago din yung sungay niya. Dr. Santos. Doc. Mukhang problemado ka. Successful naman ang surgery niyo, right? Opo. VP Sean po from LMC. Inimprove po namin yung quality of life ng pasyente para maayos niya pa pong makasama yung pamilya niya kahit sandali na lang po. Yung iniisip ko lang po, Doc, paano ko po kaya sasabihin po sa nanay ng pasyente? Bago mo isipin yan, maghugas ka muna ng kamay. Oo nga po pala. Importante na malinis tayo before dealing with our patients and their families. Kailangan din protektado from germs, lalo na sa panahon ngayon. It's the first step on showing how we care for them and ourselves too. Para kapag hinarap natin sila, makausap natin sila ng maayos, and ma-explain natin ng mabuti ang sitwasyon. In fairness, tama ka po dyan, Tay. Pero sana po nung meron din sabon sa utak para matanggal po yung mga doubts and worries. Much better kapag may cooling sensation. Para cool lang at walang stress. Tama! Miss na miss na kita, Tay. Sana gumaling ka na. You know what? I have a lot of things to do than to listen to your shady advice. But thanks for the warning. Tita, let me know po if you need help with anything. Tomorrow na pala yung launching ng programa for single parents and abandoned babies. I can help. It's okay. I got it covered. And if you don't have anything else to say, please leave my office, because as you can see, I have loads and loads of work to do. Sige po, tita. Oh, and Zoe, I just thought about it. If the apple doesn't fall far from the tree, then shouldn't I be more afraid of you? Because you're exactly like your mother. Run along. Go. Tama nga kayo, ma'am. Wala sa Cebu ang sekreto ni Giselle. Nasa US. Really? What did you find out? Nanganak si Giselle sa US. What? Ipinamigay niya ang bata pagkapanganak niya rito. Are you freaking serious? Wait. May ebidensya ka ba? Is this verified? Ito pa lang, ma'am. Marilimhoko ang ginamit niyang pangalan. Limhoko is her mother's surname. Kaya
pala ganun siyang ka-invested dun sa pasyenteng iniwan yung anak. Walang kwentang ina pala itong bruhang to. Kapag nakakuha ka na ng additional supporting documents, ipadala mo kaagad sa akin. Magbabayad ako kahit magkano. Sige na. Marilim ho. Tignan natin kapag hindi ka naging pulutan, pag lumabas na ang baho mo. Be sure to follow up on a lot of press people and vloggers and remind them about the launch later on. We badly need their support. Yun nga po, Mami. Konti lang po yung nag-confirm. Mukhang hindi po interesado yung iba. Then call CorpCom. Sabi mo sa kanila na mag-invite pa ng iba. Sige po, Mami. Okay? Thanks. Ma'am? Yes, Annalyn? Ma'am, gusto ko po sana mag-sorry po dun sa ginawa po ng ninang ko. Ah! Huwag mo nang isipin yun. Kasalanan ko din kasi. Pasensya na po talaga, Mama. Meron po ba akong pwede gawin para makabawi po? Actually, oh sige. Kung talagang gusto mong makabawi, I need your help. Tulungan mo ko sa launch ko mamaya. You need to talk to a lot of press people and vloggers and i-invite mo sila sa launch ko para malaman nila at hindi lang sila, pati yung mga single mothers na meron ng handang tumulong sa kanila. Ba? Sige po, ma'am. Yan ka na naman sa mam mo. Di ba sinabi ko na, tita? Sige po, tita. Okay. See you later. Now I know why you're always eating wafer sticks. Kasi para yung straw na ginagamit sa pang-sip-sip. Makabili nga ako niyan. Para naman maging kasing galing mo naman ako. Zoe, hindi ako sumisip-sip. So ano? Nag-a-apply ka bilang bagong sekretary ni Tita Giselle? Humingi siya ng tulong sa akin eh. Siyempre, tutulungan ko siya. Girl, you offered to help kasi nga, sip-sip ka. Oo, nag-offer ako ng tulong sa kanya. May problema ba doon? Eh, kung nainggit ka pala, ba't hindi ka mag-offer ng tulong sa kanya? Ay, hindi. Di ako katulad mo. But you know what? One day, yung pagiging bida-bida mo, yan din ang magiging downfall. Kahit anong gawin ni Adeline, pinakabaroon pa rin siya ni Tita Giselle. Na hindi man lang nagalit si Tita Giselle kahit inaaway siya ni Aling Josa. Why are you smiling? Natutuwa lang ako sa mga nalaman ko tungkol sa Tita Giselle. Like what? That high and mighty, goody-goody filingerang Giselle na yan. Eh wala rin naman palang kwentang ina. Ipinamigay niya yung anak niya. What? Hinihintay ko lang ang ebidensya para tuluyan ko na siyang masira. Here it is. Oh my gosh! Paano ko kaya pasasabugin ang bombang yan? I know what to do, Ma. Pero hindi lang si Tita Giselle ang masisira, kundi pati si Annalyn. Anong plano mo? Marunong ka ba kumarte, Mami? Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce to you Eastridge's new medical director, Dr. Carlos Benitez. Thank you, sir. Thank you, doctors. You may take your seat.
Maraming salamat po sa tiwala nyo. Hanggang ngayon, surprise pa rin ako sa nangyaring to. Alam nyo, naging doktor ako para gumamot ng may sakit at para makatulong. Kaya napakalaking karangalan na isang maging medical director. We may be a new hospital, but I guarantee you, we will be the best hospital in the Philippines by offering the best medical care to the people. Thank you. Thank you, sir. Board, meeting is adjourned. You may now go back to your respective offices. Thank you, Board. Thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, thank you. Thank you, Doc. Doc, thank you. Pangahawakan ko ang sinabi mo, Dr. Benitez. I will do my best, sir. We already have the latest technology. What we lack are the people. Kaya I want you to recruit the best doctors in their fields. Yes, sir. Pati mga residente mo. I only want the best. I know, sir. Pero medyo mahihirapan tayo dahil bago pa lang po tayo. And hindi pa fully aware yung mga med students natin sa curriculum natin. Kahit na maganda at competitive ang mga in-offer natin. Ito nga pong neurosurgery department natin, iilan lang po yung residente ko. That's why you have to entice them. I know exactly what to do. Bring in the best. Ito mga sikat. Somebody like Dr. Annalyn Santos. Dr. Annalyn Santos is with Apex. Sinubukan ko na po siyang kausapin ng ilang beses na. Pero yung loyalty niya nasa Apex. Loyalty is for the fearful and the weak. Ambition will always triumph over loyalty. After. Thank you, sir. Congratulations. Sige po ah, asahan ko po kayo mamaya. Okay po, see you po. Doktora Santos? Ay, Dok Benitez, ano pong ginagawa niya dito? May ginagawa ka ba? Pwede po tayo magkape? Ay, Dok, sorry po ah. Medyo busy po kasi ako ngayon eh. Kinakausap po kasi yung mga press and vloggers para po dun sa event ni Ma'am Giselle. Anong event? May ilo-launch po kasing program si Ma'am Giselle para po sa mga abandoned babies siya kasi single. Doktora Santos! What do you think you're doing? Ma'am, kausap ko lang po si Doc Benitez. Exactly. Bakit ka nagdadivulge ng mga importanteng information at confidential sa ibang tao? Ma'am, hindi naman po ibang tao si Doc Benitez. Kilala ko naman po siya. Dr. Benitez doesn't work at Apex. Therefore, iba siyang tao, right? Ma'am Giselle, wala namang sinasabi si Dr. Santos na sensitive at confidential info sa program niyo. Actually, ang ganda nga po ng program niyo eh. Marami kayong matutulungan. So, ano? Gagayahin niyo? Why do you look so surprised? Isn't that why the medical director of East Ridge is at Apex? Medical director na po kayo. Congrats po, Doc. Shush, Annalyn. What are you doing here? Nagsha-shopping ka na naman ba? Shopping? Yeah.
shopping for ideas, shopping for personnel. Namimirata ka na naman ang pwede mong dalhin sa Eastridge. I didn't know na meron ka palang issue sa Eastridge, Ma'am Giselle. And hindi ko rin alam na you're a highly competitive individual. But don't worry. I'm not here to shop. Kukumustin ko lang si Dr. Annalyn. But never mind. I'll go ahead. Sige po. Never come back. Annalyn, hindi ka ba naturoan ng nanay mo na dapat hindi ka nagkukwento ng kung ano-ano sa ibang tao? Mabait naman po si Tok Benitez. Mabait! Ilang buwan mo na ba kilala yan para makonclude mo na mabait nga siya? Alam mo ba na ilang department heads ng pinirata ng Eastridge sa atin? Hindi ako magtataka kung ang susunod nilang pipiratahin ay mga doktor naman natin. Do you know that Apex is one of the best hospitals in the Philippines? At maraming mga bagong sibol na ospital ang nag-aambisyon na maging tayo? Isa na doon ang Eastridge. Gusto nila maging tayo. Gusto mo ba na kapag gumising ang daddy mo, wala nang lahat ng pinagtrabahuhan niya? Sorry po, ma'am. Hindi ko po kasi naisip yun eh. Hindi ko din po naisip na meron pong hindi magandang intention si Doc Benitez. Kaya nga, huwag ka masyado magtitiwala sa kanya. Mukha nga siyang mabait, pero kahit naman anghel, pwede maging traidor. Why, what more medical director is trying to prove himself? Kaya pwede ba next time, Annalyn, know when to open your mouth and know when to keep it shut. Okay? Understood? Sorry po. Good. To speak with the press. Madam! Juan! Hi! Hello, hello. Of course, you know my daughter, Dr. Tanyag. Hello. Yeah, yeah. You know, madam, simula na nawala ka dito sa Apex, wala na nag-interesting dito. Kaya nga, buti nandito ka. You want something interesting? Yes. Ano yan? Don't quote me on this, ha? But I heard na si Giselle Tanyag, the one who's spearheading this Kalinga program for the single parents and abandoned babies, had actually abandoned her own child. Zoe, you didn't! But I did. Wait, abandoned? Pero wala namang anak si Giselle, di ba? Nanganak si Giselle sa US at doon niya ipinigay yung bata. Scandalous. Pero kanino niyo narinig yan? Kanino pa ba? Eh di dun sa favorite doctor niya. Si Dr. Annalyn Santos. Oh my gosh! Sigurado ba kayo dyan? Kasi wala pa akong nababasa kahit anong article regarding that issue. Promise, baka fine-fake just nyo lang ako, ha? Vaughn, don't you trust us? And if you want to fact check, you can ask Dr. Annalyn Santos. Or you know what? Better yet, why don't you ask Tita Giselle? I'm sure hindi naman siya magsisinungaling sa inyo. Basta Vaughn, you did not get this information from us. What info? Luck sa launch mo mamaya, ha? I'm sure magugulat sila sa mga pasabog mo. Eh, parang importa naman yan si Giselle. Oh? Ano po? Eh, diba? Gawa-gawa siya ng ganitong programa. Tapos siya mismo, pinamigay niyo anak niya. Oh?
I am opening the floor for any of you who might have any questions. Kung may ganitong programa noon, iiwan mo rin ba yung anak mo? Excuse me? For the record, ma'am, please answer my question. Nagkaanak ho ba kayo o hindi?